Wala na pala itong kaluskes, by the way, baka makalimutan niya. At saka nilinis na rin to. Sarap nito pag, na-imagine ko to pag ano, sa Bisaya, alam mo yung mais na kanin? Oo. Ah, masarap to sa mais na kanin. Mayong adlaw mga kaigalaan, ako si Chacoy. Ako si Mark. And welcome sa Wondering Cucina. Today's episode, ang lulutuin natin is... Sinaing. Sinaing, sinaing na isda. Yes. Pero, yes. Oh, yes. Ang gagamitin natin na isda is ang sardines. Or yung, alam mo yung isda na nasa loob ng lata ng sardinas, ang tawag dito is sardines din. Mm. So, yung tawag sa atin is tamban ba yan? Tamban. Yung tamban. Ganyan guys. Yeah. So, mga wonders, usually yung sinasaing nila is tulingan. Correct. So, but now, titry natin yung tamban. Kasi hindi kami makahanap ng maliliit na tulingan dahil ganito lang ang aming lutuan. So, it's good to be innovative. Tikman natin ang sinaing na tamban. At ito ang process ng ating sinaing na tamban. So mga kwanders, yung una natin gagawin is lalagyan natin ng asin yung ating isdan isa-isa. So, lagyan lang natin ng asin. Ayan, dapat meron siya lahat sa buong ano. And then mga wonders, babalot lang natin siyang ganito. So isa-isahin pala yan, Chef Mark? Yes, tapos lalagay natin dito. Something so, new na naman to para sa akin, hindi pa ako nakatikim ng sinaing. So bago natin nilagay dito sa ating kaldero mga wonders, maglagay muna tayo ng... Kamyas. Kamyas. Or ito or po yung... Ano yung tawag dito? Gooseberry. Gooseberry dito sa UAE mga Actually, wonders. It's from India. And then kung wala kayong ganito mga wonders, sigurado walang ganito sa Pinas, so... Gumamit kayo ng kamyas. Yun yung ano. Meron tayong ganyan pero maliliit na version. Mm. O, meron sa Cebu ganyan pero maliliit na version. Ulit-ulitin lang natin yung ating ginawang una hanggang maubos yung isda natin. That's right. So ayan mga wonders, naasinan na natin yung ating mga isda lahat. So ngayon lalagyan na natin yung ibang mga ingredients natin. So meron tayong pork fat dito, mga 1/4 to. So optional lang to mga wonders kung wala kayong ganito. Pero mas masarap siya kung may pork fat. Interesting nga eh, parang mas lalong sasarap siya pag may taba ng baboy. Naalala ko tuloy yung niluto kong paksiw na isda na may baboy. Tapos ano to, para hindi siya ma-dry. Kasi magbibigay ito ng oil sa ano natin. Oo. Sa isda. And then, lagyan na natin yung the rest na gooseberry natin. Then, sili. I-cut mo kaya sa gitna yung sili, Chef Mark. Parang slit mo lang. Para lalabas yung anghang niya. Parang ganyan. Yes. Yeah. Yan. Then, lagyan natin ulit ng asin. And then, lagyan natin ng tubig. Hindi ko na siya lalagyan ng suka mga wonders kasi masyadong maasim itong gooseberry natin. So, kailangan mga wonders yung tubig natin is aapaw siya. So, dapat level ng isda. Okay. Yan. Yan. Sige pa. Ubusin mo lang yan. Yan. Ganyan lang. So, now, i-open na natin yung ating kalan. Then, hintayin natin siyang kumulo. Takpan muna natin. Tatakpan muna yung ano... Itatakip mo na yung dahon, ganyan. Yung dahon ng ano, saging. Yes. Nakapili po kami ng dahon ng saging kahit maliit po mga ka-wonders. Ang 4 na piraso po ay 4 dirhams or almost 50 pesos. Yan. Takpan muna natin. Ang first natin pagpapakulo mga ka-wonders, dapat high heat siya. Then pag kumulo na siya, ilulo na natin yung ating heat. So mga ka-wonders, kumukulo na yung ating isda. So tingnan natin. Ayan. Ayan. So yung gagawin natin dito mga wonders, ayahan lang natin siyang kumulo. So mga wonders, every now and then kailangan natin siyang i-check. Kung matuyo siya, lalagyan pa natin siya ng tubig. Kasi lulutuin natin ito ng 3 to 4 hours. Wow, tagal. Hanggang lumambot yung buto nung isda o yung tinik. So now, takpan natin at continue lang natin pakuloyin. At dapat medium heat lang siya para hindi siya masunog sa baba.
So mga wonders, tapos na yung 3 hours. Now check natin yung isda kung malambot na. So kung hindi pa siya malambot, dadagdagan pa natin siya ng tubig. Yan. So medyo natuyo na yung sabaw. Yan, tingnan nyo. Check muna natin. Nga pala, may baboy nga pala to, no? Yan, no? Ang lambot na ng baboy. Ang bango. Kuha ka ang isa niyan ng isda para ma-check mo. So now mga wonders, tikman natin yung isa. Subukan natin siya kung malambot na yung tinik niya. Siguro malambot na. Yan, no? Ang bango. Pero tingnan natin. Uy, malambot na. Lagyan natin sabaw. Medyo matigas pa yung ano? Buto? Matigas pa yung buto niya. Kailangan pa ng 1 hour siguro. So, naka 3 hour pa lang tayo. Kasi yung ano natin is 3 to 4 hours. 1 hour more. So, mga wonders, dadagdagan pa natin to ng sabaw or mga 1 cup siguro or 2 cups. And then, pakuluin natin ulit. So, mga wonders, lagyan lang natin ulit ng tubig or sabaw. Yan. Yan, okay na yan. So, takpan lang natin siya ulit. Pakuluin pa natin ng 1 hour. Ayan, so mga wonders, after 4 hours, ito na yung ating sinaing na tamban. Ayan, wala na siyang sabaw. Ay, meron pa siyang sabaw, yung patis na lang na tinatawag nila. Konti-konti na lang. Konti na lang. Ah, o nga pala, yan yung magiging patis, no? Uh-huh. Kasi kaya nga tinatawag pala nga na fish sauce. Mm-hmm. Mm. Yan. So now mga wonders, titikman na natin. So mga wonders, eto na, luto na ang sinaing na isda natin or sinaing na tamban. Tamban, yes. Yung tamban mga wonders, napakamura lang po nito and you can always have an option to replace the tulingan dito sa tamban. Masarap din tong tamban mga wonders, especially pag mataba, masarap tong ihawing. Oh, parang ano lang siya, para lang siyang sardinas. Yes, yun pala. Sa mga nagtatanong, check out our link here above sa kung paano namin ginawa ang sardinas. So, this is your answer. Pwede niyong gawin itong sardinas sa ganitong pagkalutong. Kaya nga lang, sobrang tagal. Yes, yung pinagkaiba lang nung sardinas siya kahit itong sinaing, eh yung pinagsasabaw sa sardinas is oil. Oil, that's itong right. Itong sinaing natin is tubig. At no, that's correct. So, ngayon, tikman na natin, Chef Marks. Yes, tikman na natin. Tikman na natin. Okay, mga wonders, tanggalin muna natin yung mga dahon-dahon niya. Mm-hmm. Mga pinantakit natin. So, expectation ko nito mga ka-wonders is sobrang lambot nung buto nito. Kasi nung tinikman namin to earlier, ano yung mga tinik niya, matigas pa, sumasabit pa. Wow! Ayan. Yung baboy, oh. Yung baboy. Yes. Yan, lagyan natin ng ano, patis. Ayan. Ayan na. Ayan. Sarap niyan. So now tikman natin mga wonders kung talagang malambot ba. Makakain na natin lahat ng ano natin. Nung lahat ng buto, lahat ng parte na to. Uy, lambot. Ang lambot nun ng ano, ng buto. Tinik. Nung tinik. At saka yung baboy, taba, natutunaw na sa bibig. Mga ka-wonders, you've got your idea para gawing sardinas. Oh, gusto ng sardinas, ganito lang din paraan. Parang sinaing lang din. Mm-hmm. So, eto, sinaing na tamban, tsaka yung nagtatanong sa atin kung paano gawin ng sardinas, almost the same process. Oo. Mm-hmm. Ating dili, kasi kung sardinas is oil yung nilalagay. Oo, yun lang yung difference. Pero oil lang yung nilalagay doon sa ano. Sa sardinas. Tsaka wala siyang pampaasim. Yes. So itong sinaing natin, ito, matagal ang pampakulo. Patience is a virtue talaga. Tapos yung gooseberries na ginamit natin. So, ang sabi ko kanina na similar ang process sa sardinas. Sa mga nagtatanong dyan, almost the same yung length of time. Tapos same isdang gagamitin. Ano nyo lang, parang isipin nyo na kung paano gawin yung sardinas din. Pero ito, gaya ng sinaing ang dating. Yes, itong style na pagluto na ito mga ka-wonders, ito yung ginagawa ng ating mga ninuno dati na pagpreserba sa mga pagkain nila. That's right. And take note ha, hindi siya duro. Buo pa rin, buo pa rin po yung laman mga ka-wonders. Hindi po siya nadudurog. Oo. Pero ang buto, eksaktong-eksakto sa lambot. So, pwede rin palang gawing sinaing yung ano, tamban, no? So,
Kasi alam ko lang dati talaga, tulingan lang yung ginagawang sinaing. So now, meron na kayong idea or option. Kung at wala mas tinuro, mura pa. Wala kayong tulingan na makita. Mm-hmm. Pwedeng tamban. Pwedeng kasi tamban. Ang tamban po, all year round, available po yan sa Pilipinas. Gaya din dito sa UAE. At napakamura pa. Exactly. So makakamura pa po kayo at pwede nyong hindi gawing negosyo, ilagay nyo sa mga bote-bote. Mm. At matagal pa yung life nito. That's right. Mga 3 to 5 days, pwede mo itong i-store sa rep mo sa lang. Fridge. Sa fridge. I think more than that. Mm. I think more than that. So, kaya ito ang recipe ng sinaing na tamban. Alright. So mga ka-wonders, if you're new to the channel of Wondering Cucina, please don't forget to subscribe to Wondering Cucina and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. And like naman, and then you can comment down below and share nyo na rin tong video na to. Meron din tayong social media account. Meron tayong Facebook and Instagram. Yes, follow us on Facebook and Instagram. And watch out for our live streams sa different restaurants dito sa UAE. Para alam nyo naman, especially mga taga-UAE, para malaman nyo kung saan kayo kakain dito na mura at Pinoy na Pinoy. At kahit hindi Pinoy pala. Ang dami eh. So, thank you very much for watching mga ka-wonder. So, ito po yung episode natin today. Sana nagustuhan nyo ang ating sinaing na tamban. So, ako si Chokoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace. Masarap yan sa kanin. Tapos sa kanin. Mayroong sausawan. O saan may sausawan na eh? Kamatis. Feeling ko ano, patis pa rin na may sili. Mm. Sarap nito pag, na-imagine ko to pag ano, sa Bisaya, alam mo yung mais na kanin? Oo. Ah, masarap to sa mais na kanin. Mm-hmm. So, tignan nyo. Kayo naman. Oh. Yan, buong-buo pa yung talaga, no? Mm. Hindi sa nadurog yung ano, hindi nadurog yung laman isda. At take note, mga ka-wonders, tinanggalan to ng kaliskis. Oh, wala na, wala na pala itong kaliskis, by the way. Baka makalimutan nyo. Mm. At saka nilinis na rin to.